Talagang idinamay mo pa ang iba sa galit ng Friday. Magpasalamat ka at ipinagtanggol ka ni Maria. Dahil kung hindi, ngayon palang kinakalagkat ka na at maaaring ipakulong. Ayus-ayusin mo nga yung pagkilos mo at pananalita para hindi ka napapahamak. Tama si Tia Isabel, Miss Clay. Hindi dapat natin ginagalit ang mga Friday. Patid mo naman kung ano ang nangyari sa aking ama, di ba? Kaya utang na loob. Mari bang itigil mo muna ang paglikha ng gulo? Ilabas ninyo ngayon din ang kriminal na si Ilyas. At may natanggap akong ulat na siya umano ang inyong piloto ng bangka kanina. Ilyas ang pangalan ng bangkero? Halugugin ang kagubatan! Hanapin si Ilyas at takbit! Dumating ang sarhento at ang mga gwardiya sibil. Hinahanap ka. Ay! Agis na! Ay! Sir! Papa! Ah, diyan na sila! Sige na, tumakas ka na! Hindi niyo ba natuntun ang kriminal? Palagay namin may nagpataka sa kanya. Marahil ang may-ari ng sapin sa paa na ito. Ikaw ba ang ligustera na nagpataka sa kriminal? Sa'yo ba itong sinilas na ito? Tama ka, Padre. Akin to. Pero hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko pinatakas ang piloto. Anong ginagawa ng sinilas mo? Paumanhin. Nakakahiyang sabihin. Sabihin mo na! Jumejebs ako. Anong jumejebs? Dumumi. Ako nga ay iyong tapatin. Tunay ba ang iyong mga sinabi sa Friday kanina? O baka naman tama ang inala niya na pinatakas mo nga si Ilyas? Eh di ba yun din naman ang gagawin mo? Sa taong alam mong mapapahamak, di ba tutulungan mo rin naman? O huwag niyong sabihin pati kayo. Natatakot sa mga makapangyarihan. Pasensya na po kung nakakagulo ako. Pero sa totoo lang, hindi ko naman nagustong nandito pa ako eh. At kung alam nyo lang, pigil na pigil akong magsalita at makialam para lang wala ng gulo. Sa lagay na yan, binibininglay ay pinipigilan mo ng iyong sarili? Yes. Pinalampas ko na nga yung ginawa nung isa kanina sa batis eh. Pero ito pong kay Elias, hindi ko ito mapapalampas. Hindi ko kayang hayaan na lang siyang mapahamak. Lalo na't ramdam kong mabuti naman siyang tao. Ang sinasabi ko lang ay huwag mo lamang itataya ang iyong buhay ng ganun. Paano na lamang kung nadakip ka ng mga gwardiya sibil at ikaw ay nabaril? Ano po bang gusto niyong gawin ko? Manahimik na lang? Sorry po. Hindi ko alam gawin yun eh. Paano po ba yun, sir? Turuan nyo nga ako. Katulad nung pananahimik nyo nung winalang hiya yung ama nyo. Kasi yun ang gusto nyo gawin ko ngayon, di ba? Hayaan na lang na mapahamak si Elias. Wala akong sinasabing ganun. Yun ang sinasabi nyo sa akin. Huwag akong mangialam, di ba? Tama na ang pagkatalong ito. Hindi. Lilinawin ko lang po. At uulitin ko, ayoko sa mundong to. Dahil may iba akong mundo, pero wala akong magawa. I'm stuck here. Pero hindi ko naman nahahayaang may mapahamak na tao dahil lang mananahimik ako. Dahil lang ayoko mapag-initan ako. Amigo, huwag mo nang patulan. Miss Clay, hindi mo sana ako iniinsulto ng ganito. Hindi lamang mapurol ang aking pag-iisip. Para pabayaan na lamang aking sarili, maging aking mga mahal sa buhay. Dahil paano na lamang kung mangyari yun? Sino na lamang ang tutulong sa mga bata para magkaroon sila ng sariling eskwelahan? Oo nga pala. May maganda nga pala kayong pangarap para sa San Diego. Matanong ko lang, sir, hindi po ba part ng pangarap nyo para sa San Diego ang alisin ang injustices at cruelty ng mga fraile at gwardiya sibil laban sa sarili nating kalahe? Sa tinatawag nilang kriminal na piloto? Husto na. Sir, nasa na yung matapang Krisostomong ibarang kilala ko? Nakilala namin sa mundo namin. Naturingan ka pa man ding bida ng kwento? Pero ang hina mo. Lagi kang nagpapaka-play safe. Duwag ka! Ang
Kain lang po. Huwag kang lalapit sa amin. Iha, dito ka lang. Dito ka lang. Clarita, dito ka. Bawa na po kayo. Bakit ba yan nandito? Ipinagbabawal yan na pumunta sa ating bayan. Kain lang po. Sino siya, tiya? Siya yung ketongi na nakatira doon sa libingan ng mga incheck. Balimos po. Huwag ka lumapit dyan. Nagutom na po ako. Magkain lang po. Mahabon na po kayo sa akin. Halika na, Clarita. Halika na. Clarita! Tiya. Balimos po. Magkain lang po. Kahit babae tayo, kayang-kaya nating sumagip ng buhay ng iba. Lalaki man yan, babae, bata, matanda. Dahil tayong mga babae ay isinilang nakapantay ng mga lalaki. Sa pag-iisip at lalong-lalo na sa puso. Salamat po. Salamat po. Hindi mo nito makakasagip ng buhay, ngunit sana'y makatulong ito kahit paano. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Salamat po. Este dia están malo. Peste! Halika na. Umuunod tayo. Maghugas ka ng kamay, ha? Mamaya mahawa ka. Salamat po. Tila hindi mo ako kilala kung ako ay yung pagsalitaan. Gets ko. Nagpapaka-safe kayo para hindi maapektuhan ang future nyo. Na gusto mo, hayaan ko na lang mapahamak si Elias. Gaya mo. Gaya niyong dalawa. How dare you accuse me of being safe? Hindi ba't ang aking adhikain upang ipatayo ang mga paaralang ito ay isang pagtulong para mapayos ang bayan ito. Ano pa ba ang gusto mo na kailangan kong gawin? Kalabanin ang lahat at ipahamak ang sarili ko? Gaya na lamang nangyari sa piloto sa aking ama. Nasira na lang ang pangalang iningatan. Nawasak at nawala ang mga taong pinakamamahal. Namaranasan ko ang nangyari sa aking ama. Namatay na lamang na kinasusuklaman ng mga fraile. Maging ng Diyos. Ganun ba? Sorry po sa mga nasabi ko. Ayoko lang namang mapahamak ka at masira ang future mo. Mabuti pa't umuwi na tayo. TV ni Clay, ihatid ka na natin. No. As always, kaya kong sarili ko. Talaga mong kagalitan mo kami? Dahil sa katigasan ay yung ulo ni isalbang pilotong kriminal? Pilotong kriminal na rin ang tawag mo sa kanya. Eh, alam naman nating lahat na mabuti siyang tao. At sigurado akong may rason siya kung bakit niya nagawa yung mga bagay na binibintang sa kanya. Sandali, binibining kayo. Subay ka na sa aming pauwi. May napanood ako somewhere. Na-quote doon yung sinabi ni Edmund Burke. Huwag nyo nang alamin kung sino siya, kasi kahit ako hindi ko siya kilala. Pero ang ganda nung sinabi niya.
that the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Ano pa ba ang gusto mo? Kailangan kong gawin. Kalabanin ang lahat at ipahamak ang sarili ko. Gaya na lamang nangyari sa piloto. Sa aking ama. Namatay na lamang na kinasusuklaman ng mga fraile. Nawasak at nawala ang mga taong pinakamamahal. Namaranasan ko ang nangyari sa aking ama. Matago sa iyong mga mata ang lungkot at pag-aalala. Anong nangyari, mahal ko? Bagamat dapat nakasanayan na, nandito na naman tayo. Ang mga ganitong tagpo ay paulit-ulit. Ano-ano ang mga kailangan mo? Nang sa gayon ay siayos ko na ang lahat. Sandali lang. Sanang maging sagabal ang aking mga luha. Huwag intindihin. Patawad dahil tuwing sumasapit ang ganitong pagtatagpo, hindi ko maiwasang maisip kung ito na ba ang huling pagkakataong makikita kita. Salome, pansamantala muna ako sasama sa pangkat ni Lucia. Kaya hindi muna ako uuwi dito. Mamarayan na babalik pa. Ang tahimik na buhay. Kung ang kapalit na yung mabubuhay ako nang wala ka.
ganun kita kamahal, Elias. Kung lumuha, hindi kita iiwan. Kahit pa ikaw ang palabasin nilang pinakamasamang tao sa mundo. Ako'y lumuluha. Pagkat tunay ngang hindi ko karapat-dapat sa pag-ibig na ibinibigay mo sa akin. Batid ko ang sukat ng iyong mithiin para sa bayan. At sa ganoong kapiran, tayo'y iisa. Elias, hindi ko kaagaw ang bayan sa pagmamahal ko sa'yo. Pagkos ang bayan ang siyang naghatid sa akin sa pag-ibig mo. Wala sa dalangin ang kapalaran ng ating pag-ibig. Ating kapalaran ay humihimlay sa ating mga kamay. At kung ang pag-ibig natin ay sadyang may katapusan, walang masasayang aking mahal. Hindi mo na kailangan pang maghanap ng iba pang pagtataguan. Dahil sasama ka sa akin. Elias, iwanan na natin ang lahat ng ito. Salome. Kapag nandoon na tayo sa probinsya, magiging tahimik ang buhay natin at doon na natin mabubuo ang mga pangarap natin. Salome, hindi na ako makakaalis sa bayan na ito. Ayaw mo pa rin sa nais ko. Hindi ka pa rin sasama. Magpapaiwan ka. Sa araw na ito, ako'y pinako sa bayang ito upang pagbayaran ang utang na buhay na ipinagkaloob sa akin ng isang Ginoo. Kung yun ang nais mo. Ito na marahil ang huling pagkakataon na tayo magkikita. Huwag na natin sayangin ang nalalabing oras na tayo ay magkasama. Pagkakataong muli man tayo magkita sa hinaharap. Huwag ka na umasa. Pagkat hindi na mangyayari yun. Ang nalalabi na lang sa atin ay ang ngayon. Thank you.
Hindi ko alam kung anong klaseng espiritu ang sumanib sa'yo nang kausapin mo ang ketongin na yon. At ibinigay mo pa yung mahal na kwintas na binigay sa'yo ng iyong ama. Nais ko lamang pong makatulong sa abot na aking makakaya. Wala ka sa lugar noong mga panahong iyon. Paano kung nahawa ka? Paano kung napahamak ka? Tulad ni Clay, ay nais ko lang din makatulong sa abot na aking makakaya. Kahit babae pa siya. Mukhang alam ko na kung anong klaseng mapanghas na espiritu ang sumanib sa'yo. Bakit? Talagang gusto mong tularan na yung Clay na yon? Mapanghamon. Mapanghas. At hindi pino sa kanya kilos si Clay. Ngunit, siya ay matapang. At magiting ang kanyang puso, isip at diwa. Kagaya siya ng mga maraming lalaki at may lakas sa loob na ihayag ang kanilang mga saloobin at ideya. Halatang siya ay nakapag-aral. Halatang nakakapagbasa ng mga libro. Na bawal basahin ng mga babaeng katulad natin. Kaya't ibang-iba siya. Ang mga katulad niya ang marahil mapupunta sa impyerno. Tiyo. Sa impyerno? Na laging ipinanakot sa atin mga fraile. Kahit na hindi natin batid na kung may impyerno ba o wala. Jesus, Mariosa! Maria! Yan ang pagiging erehe. Huwag mo sabihin mga yan, yan ay isang malaking kasalanan. Ay, pumunta ka doon, lumuhod ka, tumingi ka ng tawad sa Panginoon. Patawad, Dia. Ngunit mayroon sinabi sa akin si Clay na hindi ko makakalimutan. Kaya't pinag-iisipan ko. At anong sinabi sa'yo ng demonyitang yon? Ano ba ako? Ano ba ako bukod sa pagiging babae na naghihintay na maging asawa ni Crisostomo? At liban dun, ano nga bang silbi ko? Pinakamaganda, pinaka-edukada, mayaman, marangal, banal na babae dito sa San Diego. Huwag mong hayaan ng isang babaeng katulad niya ang sumira sa iyong isip, Iya. Tia. Oo. Hindi ko gusto ang ginawa sa akin ni Clay. Ngunit, sa kauna-una ang pagkakataon sa buhay ko, nakaramdam ako ng selos at ng ingit. At ingit pa rin, mas bumababa ang tingin ko sa aking sarili na dahil sa kanya. Inutil. Walang halaga. Sadsad sa kawalan. Tinuruan lang na magdasal na magdasal at magtiis. Shhh! Tumigil ka, anak. Tumigil ka. Tigilan mo na yung pag-iisip ng mga bagay na makakasira sa iyong pagkatao, sa iyong kaluluwa. Tigilan mo na yung anak at natatakot ako. Bueno, paglulutuan kita ng sopas para mainitan yung sikmura mo at para maging maginhawa ang iyong isip para hindi ka mag-iisip na kung ano-ano.
Andeng! Kunin mo na yung pinaghugasan ng kamay. ¿Qué te pasó, Padre Salvi? Salamat sa Diyos at napigilan ko ang aking sarili kung hindi malamang napatay ko na ang babaeng yun. ¿Quién es? Se llama Clay, Padre. Es un animal. No tiene vergüenza. Walang asal at walang modo. Hindi man lang nirespeto ang pagiging kura ko. Yan ang napapalam dahil mahinang klasikang kura. Kung ako yan, ekskomunikada na ang babaeng yan. Madaling sabihin, ngunit mahirap gawin, Padre. Porke? Bakit? Meron pa bang hihigit sa kapangyarihan ng isang fraile sa bayan na ito? Si Maria Clara. Okay? Pinagtanggol siya ni Maria Clara sa akin. At bukod pa dun, nakatira ang ereheng babaeng yun sa pamamahay nila Kapitan Tiago. Ano? Narinig mo ang aking tinuran, Padre. Kasama ni Maria Clara sa iisang bubong ang babaeng yun na tila sugo ng Diablo. Kaya't maaaring marumihan niya ang malinis na pag-iisip ng iyong inaanak, Padre. Sinvergüenza! No puede ser! Alam niyo, ang mga babae dapat tinitingnan lamang, hindi pinapakinggan. Hindi mo maaaring hindi pakinggan si Binibining Clay. Pagkat may laman, lalim at katotohanan ng bawat katagang mga binibigkas niya. Lumayo ka, layo! Hindi mo, tama na po! Pakiusap po, lumayo po kayo sa akin ng kaunti at baka po kayo'y mahawa. Alam ko po kung ano ang sakit niyo. Ten piedad de mi, por favor. Paglayuin niyo si Crisostomo at Maria. Mahal ko siya. Senyor, kailangan mo natin mag-usap. Bakit? Ano ba ang nangyari? Nagalit po si Padre Damaso at nilatigo ang mga bata.